Magandang araw po muli sa ating lahat. Muli po tayo nagbabalik sa ating daily devotion. Ang babasahin po nating aklat ay galing sa Galatia, okay? At ito ay sa chapter 1 verses 1 to 4. At babasahin ko po, mula kay Pablo na hinirang na apostol, hindi ng tao o sa pamamagitan ng tao, kundi ni Hesus Kristo at ng Diyos Ama na muling bumuhay kay Jesus. At mula sa lahat ng mga kapatid na kasama ko, pagbati sa mga iglesia sa Galatia. Sumain niyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaang mula sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Hesus Kristo. Inialay ni Kristo ang kanyang sarili para sa ating kasalanan ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama upang mahango tayo sa kasamaang nagahari ngayon sa sanlibutan ito. Purihin ang Diyos magpakailanpaman. Amen. Sa bungad ng ating talata, sinabi ni Pablo na siya ay hinirang ng Diyos Ama at ni Jesucristo. Hindi siya hinirang ng tao. At ang kanyang tinanggap na mabuting balita ay galing kay Jesucristo, hindi sa tao. So ano itong magandang balita na nais ipahayag ng Diyos sa atin mula kay Pablo? Ang sabi niya ay si Jesus ay muling nabuhay, namatay siya para sa ating kasalanan at muling nabuhay upang tayo ay hanguin sa kasamaan na naghahari sa mundo ngayon. At ang mabuting balitang ito ay dapat na ihayag sa lahat ng tao. Okay? Ang sabi ng Panginoon ay, ang mabuting balitang ito ay hindi galing sa tao, kundi galing mismo kay Jesucristo. At dapat ito ang ihayag at ibahagi sa lahat ng tao katulad ng ginawa ni Pablo. Mga kapatid, kung tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon mo, tagapagligtas ng buhay mo at nanampalataya ka na siya ay namatay para sa iyong kasalanan at muling nabuhay upang ikaw ay mahango sa kasamaan na naghahari ngayon sa mundo, meron kang responsibilidad na ipangaral din ang salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ang siya naman ang pwedeng magligtas sa iyo. Ang magandang balita ay hindi dapat sirain o dagdagan o bawasan ng sino pa mang tao, sapagkat ito ay hindi katuruan na nanggaling sa atin, kundi katuruan na sinasabi ng Diyos na galing sa Kanya. Okay? So ngayon, ano ang responsibilidad natin? Dapat kung ano yung tinanggap natin sa Kanya, ang magandang balita, dapat ito ang ating gawin, ipahayag ang kanyang kaligtasan sa lahat ng tao na ating makakasalamuha. Ito ang responsibilidad natin bilang anak niya, ipangaral ang kaharian ng Diyos upang pagdating niya, marami pang kaluluwa ang maligtas. Pagpalain kayo ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil ibinigay mo si Kristo sa amin, O Diyos. Salamat, Jesus, na kami ay iyo pong iniligtas. Ang kasalanan namin ay iyong inako, Panginoon, upang kami na makasalanan ay hindi natatanggap ng parusa. Dahil sa iyong kagandahang loob, nagkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Dahil sa iyong kagandahang loob, kami ay naligtas. Marami pong salamat, Ama, sa lahat ng nanonood ngayon, sa lahat ng nakikinig ngayon, Panginoon. Tulungan mo po sila na buksan nila ang kanilang mga puso. Tanggapin kanila bilang Panginoon nila at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Sapagkat sa iyo lamang nila matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Salamat po. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.